Magandang araw mga ka-Vetch. So, today is Monday. So, kumusta kayong lahat dyan? At welcome sa aking channel. Sana panoorin nyo. Kung gustuhan nyo, please like and subscribe na rin. Ngayon, kumusta na kaya ang YouTube channel ni Mark Natada TV? So, titingnan natin kung ano ng update sa kanyang channel. Dito, ipa-plus ko sa screen kung ano na ang kanyang, siyempre kung may latest video na siya o ano ba. So, ngayon dito, si Mark ay merong 91 subscriber at saka 20 videos. So, ngayon, wala siyang bagong upload. Puro lang ito last year pa ang kanyang mga video. Wala talaga as in. So, kumusta na kaya siya ngayon? At ano na ang mga ginagawa niya ngayon? Siyempre, hindi na siya nag-a-appear sa social media. So, ngayon, pupunta tayo kay RP Max Vlog. So, kumuha lang ako ng konting clip sa kanyang update kay Mark Natada. So, tara na ating So, ipaparinig ko na lang yung ilagay ko na lang dito sa screen kasi nag-copyright ako kaya i-ano ko na lang. So, ito yung kay ito yung clips ni RP Max Vlog sa inyo. Ipaparinig ko na lang sa inyo. Siyempre, naiiyak naman po siyang gawin yun. Okay? Actually, yung kanyang pag-aaral sa IELTS, no, hindi po niya natapos yun. So, hindi po niya natapos ang kanyang supposed to be secondary education. Supposed to be kung natapos po niya sana yun, magiging grade 11 po siya. So, since hindi po niya nagawa yun, uulit po siya siguro sa umalik o kung pagbalik niya. So, nabanggit po niya guys na mag-i-stay po siya doon hanggang birthday niya. Okay? And siguro, depende siguro sa situation, baka doon niya ipagpatuloy ang kanyang IELTS o pagkatapos na po ng kanyang bakasyon doon sa papa niya. Okay? Tungkol naman po dito guys, no, sa kanyang YouTube channel, actually, nawalan po siya ng ads. Okay? At lahat po ng tinita niya noon, lahat po yun ay nawala dahil na hindi po niya na-provide ika nga yung kanyang PIN. Ang problema, hindi po siya magkaroon ng PIN dahil nga po siya po ay minor de edad. So, kailangan talaga palitan ang AdSense account kung saan nakalink po yung YouTube channel niya. Hindi ako napag-try guys kung pwedeng ibang AdSense account ang ilagay sa kanyang YouTube channel. Okay? Yung AdSense account ko, hindi pwede dahil nga nakaano po yun sa labas ng bansa. Ang kailangan po AdSense account na nandito lang po sa Pilipinas. Pero hindi pa namin nasubukan, itatry pa lang po namin kung uubra na ibang AdSense account ang ilalagay doon sa kanyang YouTube channel. So yun po ay gagawin pa namin ng paraan. Okay? Pero sa ngayon, nawalan po ng ads ang kanyang YouTube channel at hindi na po ito kumikita. So sayang naman, lahat ng kinita niya noon, yan po ay nawawala. Ngayon itong pag-uwi po niya sa umalik, ang sabi ko po sa kanya guys, mag-vlog ka na mag-vlog doon, magbigay ka ng update sa family mo, sa papa mo, kasi marami ding nakaabang no, sa update sa kanya o sa ate mo. Ngayon, i-upload natin. So, yun ang ni RP Max Vlog sa kanyang YouTube channel. O, diba? Sayang. Ngayon, nalalaman natin kay RP Max Vlog kung ano ng update ni Mark. Sayang no, so, kung sa akin lang pananaw no, kung siyempre maraming naghahangad na magkaroon ng ganyang subscriber, maraming nanonood sa mga video niya, sayang no. Kaso lang nga nagka-problema lang kasi sa kanyang YouTube channel kasi hindi naman talaga pwede na sa kanyang edad ay magkaroon ng sana magawa ng paraan ni RP Max Vlog ang kanyang YouTube channel no.
So kung gusto niyong mapanood yung buong video, punta lang kayo sa YouTube channel ni RP Max Vlog. O, doon niyo makikita kung ano ang mga update na ni Mark. Siyempre, hindi ko na inano, yung YouTube channel lang ang kinuha kong ano, a clip, para siyempre may ano tayo, malalaman natin kung ano nang nangyari kay Mark Natada sa kanyang YouTube channel. O, diba? So, sana nagustuhan nyo ang aking reaction video. So, yung mga payo ni RP Max Vlog kay Mark ay sana isa-isip niya, sana mag-isip-isip din siya, no, na sayang naman yung pagkakataon, at sana ngayon nag-aaral siya, no? Kaya sayang si Mark, kumbaga nakahiga na nga sa kutsyon, pumunta pa sa ano, sa lapag. Ano, di ba? Yun din ang ano, maraming nanghihinayang talaga sa nakikita ko sa mga reaction, talagang sa mga comments, maraming nanghihinayang kay Mark. So ganun talaga, wala kasing nag-guide na mga magulang. Kahit naman siguro kung walang magulang nag-guide sa iyo, pero kung nasa isip mo kung anong mga tama, pwede naman yun, di ba? Hindi, nung mga ganyang edad, di naman kailangan pa talagang, oo, nandun na yung guide ng magulang, pero kung ikaw naman sa sarili mo, kung talagang siniseryoso mo na ganun yung pamilya, talagang magsisikap ka, di ba? So sana si Mark ay magpag-isip-isip na, at siguro sa kanyang edad din ay isigulaki ba, kumbaga. So maraming salamat, mga kabetch. Sana nagustuhan nyo ang aking video ngayon. Sana mag-like naman kayo, mag-subscribe na rin. Thank you. Maraming salamat. Ingat palagi.